Ang nakaraan, dinalangan itong si Michael ito si Clara upang ipakilala ito sa kanyang Lola Margaret. Subalit hindi inaasahan ng binata na ganito ang magiging reaksyon ng kanyang Lola Margaret sa pagkakita nito kay Clara. Lalo na noong nalaman nito ang background sa kanyang pamilya. Michael, uuwi na lang ako. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako magugustuhan ng lola mo eh. Alam mo, tama siya. Hindi tayo bagay sa isa't isa. No, Clara. Hindi ako papayag. Di ba rin maghirap ako. Kung yan ang gusto ni lola, bahala siya. Kung lubok man ako sa kahirapan, anong pakialam ko? Tama na, Michael. Huwag mo nang ipilit ang lahat. Kung ayaw ng lola mo sa akin, baka masira pa ang relasyon yung maglola dahil lang sa akin. Aalis na lang ako. Huwag mo na akong ihatid pa. Baka mas lalong magalit sa akin ang lola mo. Hindi na lamang tinapos pa ni Clara ang kanyang kinain dahil hindi niya rin kasi masikmura ang ugali ng kanyang lola ni Michael. Malaki nga ang mansyon pero ang nakatira naman sa loob ay hindi makain ng ugali. Paglabas nito ng mansyon ay sumakay na ito ng taxi patungo sa kanilang bahay. Lola, bakit mo naman pinahiya si Clara? Akala ko ba gusto mong magkaroon ako ng nobya? Pwede ba, Michael? Pumili ka naman ng merong may pagmalaki. Hindi katulad niya na maganda nga. Pero mabigat pa naman sa atin. Kung ako sa'yo, humanap ka ng babaeng maganda at may ibubuga. Alam mo, may nabalitaan ako. Nagsabi sa akin ng bangko na may nilabas kang kalahating milyon. At saan mo naman yun itong ginagamit, Michael, ha? Kailangan maging wise tayo sa paggamit ng pera, Michael. Walang ibang tutulong sa atin, kundi tayo lang mismo. Lola, may pinagamitan lamang ako, pero huwag kayong alala dahil sa sunod na mga buwan ay ibabalik ko rin yun. Kaya nga, mula ngayon, Michael, ha? Ituon mo na lang ang sarili mo sa negosyo natin. Walang nagawa itong si Michael. Gaya ng dati ay hawak pa rin siya sa liig ng kanyang Lola Margaret. Samantalang nakasakay na nga itong si Clara ng taxi patungo sa kanilang bahay pero mukhang walang tao sa loob nito. Hello? Tay, nasaan na kayo? Nasa ospital pa rin ba kayo? Wala na anak. Nakalabas na kami ng nanay mo. Nandito nga pala kami sa lola mo sa mansyon. Dito na tayo titira. Huwag kang malala dahil meron sa'yong sundo sa'yo dyan. Alam mo bang naghanda na ang lola mo ng isang salo-salo bilang welcome back party sa nanay mo? Naku, ganun ba tay? Maghintay na lang ako dito sa bahay hanggang dumating ang magsusundo sa akin, tay. Labis naman ang pagtataka ni Clara kung bakit may sundo sa kanya. Napaisip tuloy ang dalaga dahil papera ba siguro ang kanyang Lola Luz. Tao po, senyorita. Naghintay na po sa inyo, Senyora Luz. Kuya, kayo na bang susundo sa akin? Oo, senyorita. Malaking salo-salo kasi ang inanda ng lola mo. At siguradong maging masaya yun. Mukhang hindi nga nagkamali itong si Clara dahil ang kanyang sinasakyan ay mukhang mamahalin ito. Ngunit habang kasalukuyan itong nasa sasakyan, hindi niya pa rin nakalimutan ang mga salitang binitiwa ng lola ni Michael sa kanya. Senyorita, nandito na po tayo. Teka lang, kuya. Sigurado ka bang dito tayo pupunta? Nandiyan ba ang nanay at tatay ko? Oo, senyorita. Kanina pa sila naghintay sa inyo. Nagulat ka ba sa mga nakita mo? Malaki at malawak talaga ang mansyon ng iyong lola. Alam mo bang isang angkan ninyo sa makapangyarihang pamilya dito sa bansa? Kahit sinong nasa business industry ay nakilala sa lola mo. Naku, kuya. Kung ganun, nasa isang mayamang angkan? Kabilan ang nanay Nora ko? Tama ka dyan, senyorita. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na rin sila sa mansyon. Senyora, nandito na si Clara. Iha, welcome sa mansyon. Natutuwa ako dahil nakarating ka na. Kayong lahat dito. Nasaan po sina nanay at tatay? Ayun, naghintay sila sa'yo sa may reception area. Tara na, sumunod ka na sa akin.
Nagtungo na nga ang maglola sa may reception area. Hindi makapaniwala itong si Clara na marami palang mga panauhin ang naroroon. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Araw na ito, malugod kong ibalita sa inyo na narito na ang nag-iisa kong anak na si Nora. Hindi lang yun, dahil kasama niya ang kanyang asawa na si Fabian at ang aking nag-iisang apo. Nais kong ibalita sa inyo, bago man ako mawala sa mundong ito, ililipat ko na ang lahat ng pagmamay-ari ng aming angkan sa pangalan nilang tatlo. Sila ang susunod na magmamana sa lahat ng negosyo ng aking angkan. Ikinagulat ni Clara ang naging balita ng kanyang lola Luz dahil doon ay namulat ang kanyang isipan noon sa mundo. Bagamat salat man sa buhay, naibigin naman ang kanyang tatay ang lahat lalo na at ilang buwan na lamang ay makapagtapos na ito ng pag-aaral. Pero ito ngayon ang giniinasahan. Matapos ng lahat ay magiging isang mayaman sa isang iglap. Makinig kayong lahat. Bukas, ipapakilala ko si Clara sa lahat ng mga investors sa buong bansa. Siya ang magiging next CEO bilang kahalili ko. Ito ngayon ang ikinagulat ng dalaga dahil hindi naman ito inasahan na siya ang magiging tagapagmana. Matapos ng celebration ay nagsiuwian na ang mga bisita. Samantalang kinausap naman ni Clara ang kanyang lola tungkol sa nabanggit dito. Lola, totoo ba yung narinig ko lahat kanina? Clara, oo, totoo ang lahat ng iyon, apo. Lola, paano kung hindi ko magampanan ang tungkulin ko? Iha, nandito pa naman ako para turuan kita. Huwag kang mag-alala dahil meron ka namang sekretary na siyang alalay sa'yo. Samantalang sobrang saya naman ni Nora at Fabian sa malaking balita ni Senyora Luz para sa kanilang anak. Mabuti naman, Nora, at tanggap ng mami mo ang anak natin. Oo, Fabian. Nagpapasalamat nga ako dahil gusto niya si Clara. Siya nga pala, Fabian. Hindi ba nabanggit ni Clara na ipakilala siya nung Michael sa kanyang lola? Ano kayang naging resulta? Malaki din ang utang na loob natin sa batang iyon eh. Dahil pinahiram tayo ng 500,000. Oo, Nora. Ayan mo. Ibabalik ko rin sa kanya ang perang iyon. Alam mo bang binigyan ako ng mami mo ng 1,000,000 para daw sa ating dalawa? Ganun ba, Fabian? Nagbago na talaga si mami. Alam mo namang pagdating sa pera, wala siyang pinalampas. Lahat nakatago. Nora, baka nga naman nirealize ng mami mo ang lahat noon. Kinabukasan, maaga nagising ang maglola para personal na pakilala si Clara sa buong kumpanya at sa mga shareholder nito. Samantalang maaga namang gumising sina Michael at Margaret dahil makipagkita sila sa kasosyo sa negosyo. Bagamat walang gana itong si Michael ay ginawa niya lahat para sa kanyang lola. Michael, tara na. Alam mo bang mahalagang araw na ito? Huwag mo nang isipin pa ang babaeng iyon. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Umalis na rin sina Michael matapos magbihis. Nasa bungad na noon itong sina Michael at Margaret. Napansin ng matanda ang isang babae na tila pamilyar sa kanya. Ikaw? Anong ginagawa mo dito sa business meeting ng mga big boss? Michael, paalisin mo nga ang babaeng iyan. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, ayaw ko na siyang makita. Pero, bakit mo pinapapunta dito ang babaeng iyan? Lola, hindi ko siya pinapunta dito. Hindi ba yan ang gusto niyo na hiwalayin ko ang babaeng iyan kahit na masakit sa akin? Michael, paalisin mo ang babaeng iyan. Kung hindi, ako ang hihila sa kanya palabas. Sigurado akong mapapahiya lang siya. Clara, ano bang ginawa mo dito? Pwede bang umalis ka na dito? Please, pakiusap. Michael, hindi naman kayo ang pinupuntahan ko dito eh. Meron rin akong kamiting tungkol sa negosyo ng lola ko. Anong pinagsasabi mo? Michael, malalaman mo na lang ito mamaya.
Ngunit guilty pa rin itong si Margaret kung bakit nakapasok sa loob ng malaking gusali ang anak ng isang mangisda. Ayaw mo talagang umalis, Clara? Hanggang dito ba? Naamoy ko ang amoy mo? Biglang hinawakan ni Margaret itong si Clara sa may braso at nila palabas ng gusali. Hindi ka nababagay dito. Kung hindi si Michael ang napapasok sa iyo dito, sino? Sumagot ka! Sino? Bitawan mo ang apo ko, Margaret Samonte. Hindi ko alam na ganyan pala ang ugali mo. Inakala ko noon na mabuti kang tao. Bilyong halagang ininvest ko sa kumpanya mo. Pero sa ganitong paraan, sinasaktan mo ang wala namang kalaban-laban? At ang apo ko pa talaga, Margaret Samonte? Luz Clarkson, ang babaeng ito ba? Ang apo niyo? Paano? Samantalang isa siyang anak ng mangingisda at tindera lang sa palengke ang kanyang ina. Margaret, dyan ka nagkakamali. Dahil anak ko ang kanyang ina. Hindi mo ba alam kung bakit tinawag ko lahat ng mga board member at ang ilang mga investor? Para ipakilala ko sa inyo ang bagong magiging next CEO ng kumpanyang ito. Paano kung kukunin ang lahat ng shares sa kumpanya mo? Panigurado akong babagsak ka, hindi ba? Makinig kayong lahat. Si Clara Clarkson Fernandez ang bagong CEO sa kumpanyang ito. Si Clara lang naman ang magpapatuloy ng nasimulan ko. Pasensya ka na, Margaret Samonte. Mukhang hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila mo, ha? Lalo na sa apo ko pa. Luz Clarkson, ipagpaumanhin niyo po. Hindi ko naman alam na si Clara pala ang apo ninyo. Mula sa araw na ito, Margaret, binabawi ko na ang bilyong perang ini-invest ko sa kumpanya mo. Please, Clara. Kausapin mo na lola mo na huwag niyang ituloy ang binabalak niya. Huwag mo sanang kalimutan na ako ang naging dahilan kung bakit buhay pa ang nanay Nora mo. Michael, huwag kang mag-alala dahil ibabalik ko sa iyo ang perang pinera mo sa amin. Pero hindi ko naman siningil ang perang iyon, Clara. Ang sa akin lang, pag-usapan mo ang lola mo na huwag niyang ituloy ito. Huwag siyang mag-back out sa kumpanya namin dahil malaking kawalan yun sa amin. Sorry, Michael. Kung ano ang desisyon ni Lola, wala na akong magagawa doon. Sa araw na iyon ay nakapag-desisyon itong si Luz Clarkson na bitawan na ang kumpanya ng mga Samonte at wala namang magagawa si Clara para pigilan ito. Samantalang binalik naman ni Fabian at Nora ang perang pinahiram sa kanila noon at dinubli pa nila ito. Sorry, Mr. Samonte, kung totoosin nga, malaki ang utang na loob namin sa inyo. Kaya nga, dinubli ko na ang pera. Ang lahat ng ito ay desisyon ni Luz Clarkson at sumunod lang kami. Wala nang nagawa pa itong sina Margaret at Michael kahit anong pagmamakaawa nila kay Luz. Kinansela na nito ang lahat ng transaksyon sa kanilang kumpanya. Samantalang tuloy namang naging kahalili itong si Clara sa kanyang lola Luz. Kinabayan ito para matutunan ang lahat ng mga dapat malaman. Mula noon, wala na ring paramdam itong si Michael sa dalaga. Nabiltaan na lang nito na nalugi at nagsara na ang kumpanyang pinagmamay-ari ng mga Samonte. Hindi inasahan ni Clara na matapos ng lahat, ganito ang kanyang natamasa ngayon. Dating inapi sa paralan dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang at ngayon siya na mismo ang nagpatakbo ng negosyo. Hindi lang sa loob ng bansa hanggang sa labas ng bansa. Hanggang dito na lang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating channel. Abangan natin ang ating full episode. Maraming salamat.